Good morning. Isa pong pinagpalang umaga sa inyo lahat. Ang babalik po ang inyong lingkod, JP Bontan TV. Ngayon po is papakita ko po sa inyo kung paano tayo nag-refill o nagpapalit ng tubig ng ating mga alagang carnivorous plant. Kasi kailangan po, kasi hindi po nakakaalam, ang carnivorous plant po ay kailangan po ng mga tubig na pagbababaran niya sa isang garapon. Sa isang katulad nito. Dito po natin nilalagay yung pot niya, para maimbakan po natin o mababaran po natin ang tubig. Sa hindi po nakakaalam, ang ginagamit po na tubig sa ating mga carnivorous plant is yung tinatawag na rainwater, distilled water, defrost ng refrigerator, yung sa tubig na dinifrost o yung tulo na galing sa aircon, tumutulo sa sa labas ng aircon. Ngayon po, simulan po natin. Medyo matagal-tagal po tayo hindi nakapag vlog ng isang carnivorous plant kasi na-focus po tayo sa bonsai tutorial. Kaya simulan na po natin. Ito po yung embako pong tubig plant. Ito po yung tubig plant. Yan po mga carnivorous plant na yan yung ating lalagyan ng tubig kasi medyo wala na po siya. Ang proper po, ipapakita ko po sa inyo yung proper na paglalagay ng tubig. Ayan, kaya simulan na po natin. Kadalasan po sa isang carnivorous plant is ginagamitan ng TDS meter. Katulad po ng mga nakaraang kong video, ginamitan po natin ang TDS meter. Pag mababa po sa 0.30, ang TDS meter po, kaya kung mababa po sa 0.30 is compatible po siya. Pwede po siya gamitin sa ating carnivorous plant. Yan po yung mga carnivorous plant natin na natira na lang. Medyo yung nakaraang araw po is cool, maputla po sila. Katulad, kaya po linilinisan natin yung net natin. Nalisan po natin ang mga dumi. Yung mga harang na kasi natatabunan na po sila ng hindi na sila nakakatikim ng masyadong mainit. Katulad po nito, wala na po yung tubig. Yan po yung mga carnivorous plant natin, mga seedling. Mayroon na po sila mga flowering. Flowering po sila ngayon. Katulad, kasi po maganda yung araw ngayon. Hindi masyadong, yan po yung Venus flytrap natin, nagsimula sa ng lip pulling. Yan po. Wala na po siyang mga tubig. Ang proper po na paglalagay ng isang tubig is kailangan po tanggalin muna natin yung mga garapon na to at lilinisin po natin yung container natin na pagbababaran. Pero ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung ano ang dapat na maintenance kasi 1 week after po ang ginagawa ko po is 1 week siya bago siya papalitan ng tubig. Yan po, abangan nyo po yung tutorial natin dito. Yan, ito yung tinatawag pong Xbelliciana. Yan po yung mga carnivorous plant natin. Yun po yung mga paradoxa, wala na po siyang mga tubig. Yan po, simulan na po natin, lalagyan na po natin siya ng tubig. Kukuha po siya tayo dito. Ganito lang po ang ginagawa ko, simple lang po. Nagre-refill lang po tayo ng tubig. Re-refill lang kaya kailangan po ng tubig ng ating carnivorous plant para hindi po siya ma-dry. Kasi pag napabayaan po natin, katulad po nung nakaraan ko, yung isa pong pincher plant ko o Nepenthes ko is namatay. Yan, ganyan po lang ginagawa ko. Nawalan siya tubig. Yan po. Kailangan po yan. Kung ganito po yung ginagamit yung garapon is kailangan po hanggang dito lang siya. Hanggang dito lang yung tubig natin. Hindi siya ma-over. Kasi kadalasan po pag na-over po yung tubig natin is tulad po ng ganito. Yung ispagnumos po medyo nagkakaroon po siya ng mga tawag dito para po siya nag-green. Hindi ko maintindihan nyo po yung parang ganyan po yung nangyayari sa carnivorous plant natin. Yan po, medyo konti na po yung carnivorous plant natin kasi nadali po tayo ng yung tinatawag pong aphids. Tulad po ng ito po yung aphids, kaya ang ginagawa ko po is naalisan na po natin. Yan po yung mga sistema ng, kaya kailangan i-maintain po natin yung carnivorous plant natin. Huwag natin hahayaan na
magka-neuron siya ng mawalan siya ng tubig kasi mamamatay po siya, magda-dry po siya. Ayan po. Ulit-ulit lang po 'yan, every 1 week po siya pwedeng talagyan natin o refill ng tubig. Pero ang pinaka-proper po is lilinisin po natin yung ganitong kul yung pat niya. Lisin po natin yung mga dumi na okay binabahayan kasi kadalasan po di binabahayan po 'yan ng mga kitikiti. Pero titulas naman po 'yan ng ating carnivorous plant. 'Yan po. Salamat po sa panonood mga idol, mga carnivorous plant lover. Sana po nakatulong at nakapag-share ako ng konting kaalaman sa ating mga carnivorous plant. Kung gusto yung hindi po po pala nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para updated po sa future upload natin ng mga video. Kaya po, maraming salamat po at palayin po kayo ng Panginoon sa ating mabuhay. Kaya maraming salamat po and God bless you all. Salamat po. Ingat po kayo lahat.